Ang nakikita ninyo ngayon ay ang bagong gawa naming concrete pan para sa mga fingerlings at fries namin. Yung mga bagong hatch na fries, dito namin ilalagay. Sa episode kong ito ay ipapakita ko sa inyo ang tamang paggawa ng concrete pan, ang step by step na dapat ninyong pagdaanan upang makasiguro kayo na matibay at functional ang inyong mga concrete pan. Bago natin talakayin ang tungkol sa tamang paggawa ng concrete pan, ay gusto ko munang i-share sa inyo ang ginawa naming sorting ng aming mga fingerlings. Kasi nung isang araw, pumikap yung taga Mindoro sa amin. Kumuha sila ng 6,000 pieces na 3 inches. Kung naalala nyo pa, siya si Sir Wensi. So yun, binyahin niya uli sa Mindoro mula dyan sa Pulilan, Bulacan. Shout out sa iyo, Sir Wensi. I hope naibiyahin na ng maayos ang mga fingerlings ninyo. Mahalaga na laging nakasort ang ating mga fingerlings kasi nga kapag ka hindi pantay-pantay ang ating mga fingerlings sa kanilang sukat, mayroong naiiwan sa paglaki. Siyempre, nababox out o hindi makakain ng maayos yung mas maliliit at ang laging nakakakain yung mas malalaki. Hindi equal ang opportunity. Ayan, yung nakita ninyo, 4 inches yan. Ang in-order ni Sir Wensi, 3 inches. Kaya sinort na namin bago namin inirelease sa kanya. Ganyan kasi sigla ang aming mga fingerlings. Nung nagsosort kami dahil sa kakulangan ng aming concrete pan, hinahati na namin ang aming concrete pan. Yung isa bakante, yung nasa kanan. Yung nasa kaliwa, andyan yung mga 3 inches. Diyan namin inilalagay. So, ngayon, nasa 3.5 na yung mga yan hanggang sa 4. Ito na yung pagkatapos naming isort. So, nasa bandang kanan na yung mga 4 inches. At ngayon, nasa 4 to 5 na kasi early this week pa namin ginawa yung sorting. So, ayan na yung mga mas malalaki na na-sort namin. Meron kaming 6 inches, meron pa kaming 7 inches. So, 3, 4, 5, 6, 7 kami. So, yung nasa bandang kanan, andyan na yung 4 to 5. Ito naman, nasa kabilang pan, ito yung 6 inches hanggang 7. Ayan, ganyan, kasi sigla sila. Ang fingerlings kasi, mga viewers and subscribers, hindi lang dapat haba ang tinitignan ninyo. Kailangan mapintog din, mataba. Hindi lang basta mahahaba. Ayan, ganyan kasi sigla ang fingerlings ni Abuelo Fishpan. Kaya tawag na kayo kung kailangan ninyo ng mga fingerlings. At sigurado meron kami dun na size na gusto ninyo. Ito namang nakikita ninyo sa screen, yan yung mga pag-grow out namin. So, in-expect namin yan mga end of this month ng May hanggang second week ng June. So, ito na tayo sa topic. Ano ang dapat na siguruhin kapag ka gumagawa kayo ng concrete pan? Ayan ang bagong gawa namin. So, nag-leak test. Baka mamaya may leak. So, ito yung ginawa naming catch basin. So, lahat ng tubig niyan, tatlong concrete pan na yan, ay doon muna bumabagsak. Para in case na mayroong makawala na mga fingerlings o nang hito pa, makikita namin mahuhuli doon sa catch basin. So, syempre, ang unang-unang dapat na sinisiguro ninyo ay yung level o elevation ng concrete pan ninyo doon sa mga kanal na pagtatapunan ninyo ng tubig. Pwede yung iba kasi hindi naman sa kanal, may buki rin sa tabi nila, doon nila tinatapon sa tabi nila na bukid. Pero ang dapat nyo sinisiguro talaga, mga viewers and subscribers, ay kung mas mataas ba yung sahig ng concrete pan ninyo doon sa lugar na pagtatapunan ninyo ng tubig. Yun nga, kadalasan sa barangay kanal.
Yan, kagaya sa amin, bago namin pinasimulan, nagtambak muna kami ng mga lupa. Yan yung panambak. Nakalabindalawa kami na mini dump truck. Ang itinaas namin sa original na level ng lupa namin ay 1 metro. So, ganun kababa ang lupa namin kung ikukumpara sa mga kanal doon sa labas namin, mas mababa kami ng 1 meter. So, kailangan magtaas kami. Actually, hindi naman mababa kami 1 meter. Siguro mababa kami ng mga 80 centimeters. Kaya nagtaas kami ng 1 meter sa existing naming lupa o yung ground level namin. Plus 1 meter. So, ayan, nagtamba kami, nag-order kami ng mga panambak na mini dump trucks, 12 inabot yan. Hindi kami makapag-order ng malalaking truck kasi maliit ang bukana ng lugar namin. Hindi kami makapagpapasok ng malaking truck. Kaya puro mini dump truck lang ang pumasok. Paano ba natin malalaman kung kailangan ba nating magdagdag o magbawas ng lupa sa ating pagtatayuan ng concrete pond? Kung gaano ba karaming lupa ang kailangan nating idagdag o gaano karami ang dapat nating ibawas? Ang ginagamit dyan kadalasan, mga viewers and subscribers, yung level hose. Yan yung hose na transparent na nilalagyan ng tubig sa loob. So, yung dalawang dulo niyan, dapat magkapantay, sigurado magle-level sa isa't isa kahit malayo ang distansya ng dalawang dulo, sigurado ang tubig sa loob niyan ay magpapantay. Kagaya ng nasa drawing na yan, yung illustration natin, pagpalagay mo niya yung nasa kaliwa, yun yung nasa labas, yan yung nasa kalsada. Yung nasa kanan naman na lalaki, yan yung nasa loob ng bakuran kung saan magtatayo ng concrete pond. Kung sa labas, mula dun sa level ng tubig sa loob ng level hose, hanggang dun sa inaapakan ng lalaki ay 3 meters, pagdating sa loob, kunin nyo rin yung 3 meters mula sa level ng tubig sa loob ng level hose. Kung nakaangat ang 3 meters sa lupa, yon ang dapat na idagdag na panambak. Kagaya namin, yan, nakikita ninyo, nasukat na namin yan mula dun sa kanal. So, naglagay kami ng tanse o yung tali. Paligid yan, no? Lugar na tatambakan namin. Makikita ninyo dyan sa video, may tali o tanse na nakapaikot doon sa lugar na pagtatayuan namin ng concrete pond. Hanggang dyan dapat ang lupa namin. Yung lupa na sahig ng concrete pond. Kasi pag bumaba ang lupa namin dyan sa mga tanse o lubid na yan, imbis na palabas ang tubig mula sa aming concrete pond, ang tubig ng kanal o barangay kanal ang papasok sa amin sa concrete pond namin. Kasi mas magiging mababa ang elevation na magagawa namin sa loob. Pagkatapos ninyong matiyak ang elevation ng concrete pond sa barangay kanal, ang kasunod niyan ay maghuhukay na kayo ng paglalagyan ng mga footing ng hollow block o yung pader ng concrete pond ninyo. So maghuhukay kayo paligid doon sa lugar ng concrete pond na itatayo ninyo. Lalagyan nyo yan ng poste. Kahit na mababa lang ang pader ninyo, kailangan nyo lagyan ng poste. Kagaya niyang nakikita ninyo sa bawat kanto. So basically mga 4 meters, yung iba 3 meters lang. Pero at least nasa 4 meters ang mga agwata ng poste, para yung pader ng concrete pond ninyo maging matibay. Tandaan ninyo, mabigat ang tubig. Lalo pa, nagkaroon na ng isda sa loob, nagkakaroon na ng alon yan. Pwede nilang itumba yung magiging pader ng inyong concrete pond. So mahalaga na kahit mababa lang ang pader, maglagay kayo ng poste. May pundasyon yan, mas malalim pa, mga kalahating metro lang dahil mababaw lang naman ang gagawin naming pader ng concrete pond. So sa buong paligid niyan, maglalagay muna kayo ng poste at saka kayo magsisimula ng hollow block na paikot sa paligid. Kagaya ng nakikita ninyo. So tandaan ninyo, ang elevation mahalaga. Mas mataas dapat ang lupa ninyo kesa sa mga barangay kanal o yung pagtatapunan ninyo ng tubig ng concrete pond. At kung sakali nagagamit kayo ng catch basin, ayan, yung nakikita nyo sa screen, dapat mas mataas din yung flooring niyan at pati yung tubo sa ilalim niyan. Kumpara doon sa kanal
sa labas natatapunan ninyo ng tubig, yung barangay kanal. Kasi nga baka maging pabaliktad ang takbo ng tubig. Yung mula sa loob sa concrete pan ninyo palabas sa barangay kanal, baka mamaya yung barangay kanal nga ang pumasok sa inyo. Napakalaking problema nun. Ang bilis naman ng oras. Bali, gawin na natin part 1 ito, no? Sa susunod, itutuloy natin ang ating episode tungkol sa paggawa ng concrete pan. O mga viewers and subscribers, pati yung mga bumibisita lang sa aking Facebook page at YouTube channel. Kung kailangan ninyo ng fingerlings, ayan, tawagan lang ninyo yung number na naka-display. At nakatitiyak kayo na maganda quality at mapipintog, masisigla ang mga fingerlings na makukuha ninyo sa Abuelo Fish Pond. So hanggang sa susunod, yung part 2, panoodin ninyo. Ang hanay natin ay pagkatapos ng panambak, ano na kasunod na dapat ninyong matiyak sa paggawa ninyo ng mga concrete pond. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!